Good morning, everyone. Welcome to Ilocos Norte. Ang aming ipapakita po sa inyo ngayon ay ang aming paghahanda sa nalalapit na tag-ulan po. Kung nakikita nyo, yan, open area lang po kasi yung na pag-ipunan namin na tulungan ng aming mga alagang baka. Yan po ang aming mga inahin. Kung nakikita nyo, hindi po magara. Tagpi-tagpi lang po. Ayan po, yan naman yung ginagawa po namin, expansion na bubong. Ito po ay sinusukat po nila ang estimated weight. Ito po ang aming routine na ginagawa po sa aming mga alaga tuwing nasasapit po ang tag-ulan. Binibigyan po namin sila ng mga bakuna na panlaban po sa mga parasite at mga bakterya. So, pinupurga po namin bago po sumapit po ang mga tag-ulan at binibigyan din po namin sila ng vitamina at the same time. At para po mabigyan sila ng tama pong dosage, since nawala po kaming mga kibukan, estimated lang po. Yun, sinusukat lang po yung katawan para po lang magkaroon ng right estimation para sa dosage po ng may bibigay po namin mga vitamina at mga pamurga. Kasi napaka-importante po ang pagbibigay po ng bakuna para sa ating mga alagang baka upang maprotektahan po ang mga ito mula sa mga sakit na dulot ng mga nakakahawang organismo. Tulad na lang po ng mga virus, bakterya, at hindi po mahadlangang ang kanilang magandang bubog ng mga katawan at ang paglaki po nila at pagpapataba ay naaayon po sa tamang pagbibigay po ng mga pakain ng mga ito. Hindi po nasasayang ang ating oras. Ang bakuna po kasi ay nagpapasigla po sa immune system ng isang hayop upang makagawa ng isang proteksyon na tugon laban sa mga sakit. Ang ginagamit po naming pamumurga po ay ang brand na Ivermectin. Ito ay napaka mabisang gamot po laban sa mga panloob na parasites na mga bulate, kabilang na ito ang mga lungworm na tinatawag, pati na rin yung kuto na madalas natin mapansin sa ating mga baka tuwing hindi natin sila napupurga. Kaya po, yan, natapos na po yung isang fattening po namin na napakabata pa. Pero so far, napakaganda na yung hubog ng katawan. Hindi po siya pangkaraniwang baka lang. Ayan po, isusunod naman po yung isa pang maliit. Ang ginagamit po namin sa mga fattening ay yung injectable. Usually po, ang sinusupak po namin yung mga aming mga inahin. Pero pag sa mga fattening po, ang gamit po namin ay injectable. Gawa po pagka naman mga inahin ay usually po kasi sinusupak na lang po namin. Ang isang buntis na baka ay maaari po natin ma-deworm ng ligtas. Dahil ang pagbubuntis ng baka ay alam naman natin na napaka-sensitibo ito sa mga trauma at stress gaya din po ng tao. Kaya madalas na naipapayo ating mga technician at mga dalubhasa ay kailangan natin mag-deworm sa pagitan po ng ika-apat na buwan hanggang ika-pito ng buwan. Pag-iwas po muna daw sa una at huling mga trimester. Alam po ng mga technician po niyan dahil yan po yung kanilang expertise sa tamang paraan po kasi ng pag-iwas at paggamot ay maaaring makontrol ng mga
parasite sa ating mga alaga. Ang mga karaniwang pong mahalagang internal parasite ng mga baka ay ang mga hairworm, parasite sa baga, mga fruit ng atay. Kasama na rin yung karaniwang panlabas na parasite naman, yung madalas natin mapansin nga, yung mga kuto. Ang mga mature cows naman po ay karaniwan natin na dinidiworm sa isang beses lang sa isang taon. Na dapat silang alagaan sa lalong madaling panahon bago sila magbubuntis. Ang pagbubuntis po ng isang baka ay isang mabigat na oras sa buhay nila. At maaari po itong lumantong sa ano ba yon, yung pagkahina ng immune function na gumawa ito ng mas madaling kapitan ng mga parasito o yung mga parasites. Ang pagpapagamot naman po ng 2 beses sa isang taon ay maaari din nating i-consider, lalo na kung ganito lang yung mga kulungan, hindi pa masyadong developed dahil nga lupa pa lang po yan. So, kumbaga yung mas prone po sila sa mga bakterya. Napakahalaga po na bantayan po natin ang kalusugan po ng ating mga alaga dahil kung sila ay magkasakit, para na rin tayong nagkakasakit. At dahil napakalaki ngayon ang puhunan ng isang baka, kailangan bumili lang tayo kung ano yung mas kailangan nila. Gaya po ngayon, napakamahal po ang mga bakuna, lalo na at pandemya, kaya lahat na lang nagmahal. Pero syempre, i-consider natin yung mga mahahalagang bagay na masigit na kakailanganin nila para maprotektahan natin po ang kanilang kalusugan. Sa kagaya po namin na nag-uumpisa po at wala pong masyadong malaking pera na matustusan ang magandang pag-aalaga po ng mga baka ay talaga naman po namin pinagtutuunan po namin ito ng pansin at hopefully mapapag-ipunan din at mapaayos din ang kanilang kural in the future. Yan po, ito pong paghahanda namin ito sa nalalapit na tag-ulan ay upang po sa ganun ay maiwasan po nila ang magkasakit. At talaga pong napakahirap po kasi sa panahon na tag-ulan dahil usually po tulad po ng tao, syempre pagka malamig, madalas mga ano yan, magkakaroon ng mga sipon, gawa po yung mga pakain po usually may mga damo, basa. Yun, maswerte na lang at kung meron tayong mga naipon na dayami, yon, napakaganda na ibigay sa kanila pag tag-ulan at least dried po yon. Dito po sa Ilocos Norte, ngayon umulan na rin po ng 4 times na siguro. Kaya yan, nakikita nyo may konting green na sa mga damo. At yan po, ito yung aming mga bisiro na nabili. At yung iba naman po na walang ear tag, yun yung aming mga napaanak na. Yan, mga inahin na native. May mga inahin din medyo upgraded na malaki-laki na rin. May mga masasabi din rin na mga inahin na malalaki na. Malalaki, kumbaga medyo mas mataas ng konti yung lahi. Yan, pakunti-kunti. Kahit papano, na-upgrade po yung breeding. Yun, napaka-importante po kasi ang
ma-upgrade po ang mga ito para yung siyempre pag mas maganda po yung breed po kasi mas mabilis din ang kanilang paglaki. Ayan po yung aming mga paanak na maliliit pa, mga isang buwan na po ang mga yan, May calves po ang mga yan. So mag-iisang buwan na po sila. Ayan, ito kung hindi ako nagkakamali, pinanganak po ito noong April or May 4 po. Ayan. Ang may nabasa ako sa isang magazine na talaga naman nakaka-inspired yung meron daw certain things na gagawin to get rich in the Philippines. Well, subukan, wala naman masama kung susubukan. Sabi nila, we have to master skill. So, ano ba natin yung mga skills natin? Kami po ay master namin yung pagsasaka. Dahil yan po yung aming nakagisnan na trabaho ng aming mga magulang na pumanaw na. So, pinagpatuloy po namin ang pagsasaka at ito na po ang nahantungan namin so far. Yun, nasa ano pa rin po kami, hard stage ng isang pagbabaka. So, kami po ay dati pong OFW na nakipagsapalaran sa ibang bansa. Nakaipon ng konti, ibinili ng konti. Ayan na po. Napakahirap pong mag-save to invest. Ang hirap pong mag-build ng mga assets dito sa Pilipinas. Dahil na rin siguro sa klima, napakahirap lalo na po dito sa Ilocos Norte. Napakahirap ang kuhanan ng mga pakain ng mga baka. Minsan, kailangan mong bumili, kailangan mong makipagsapalaran para lang mabuhay ang mga ito na malulusog at magkaroon ng at least kahit papano ay makapag-generate tayo ng passive income dahil bilang isang OFW napakahirap kumuha ng back to regular job. Kaya sa ating mga kasamahan na OFW na nagsisikap at nakikipagsapalaran sa ibang bansa, napakaswerte niyo po at may trabaho pa po kayo. Pagka wala ng trabaho, kagaya namin, umuwi na dito sa Pilipinas, kailangan namin mag-build ng connection and start a business, a small business. At talagang napaka-importante to spend money para and understand the value of time. Dahil ang oras, hindi na maibabalik. And then, maybe para lalong mainam, we just need to lead simple. Yun na lang, para masaya ang buhay. Kaya mga kapatid, huwag kalilimutan mag-subscribe ng aking channel. At tayo po ay magtutulungan para po mapabuti po natin ang ating farming adventure. At sana mapagtagumpayan natin ang pandemyang ito at magkaroon po tayo ng matiwasay na pamumuhay. Muli po, ako nagpapasalamat sa inyong mga suporta. Sana po ay nakakapagbigay po kami ng inspirasyon sa kagayang po namin. Umaasa po sa kalikasan. Huwag kalimutan po mag-subscribe, leave a comment kung ano po yung inyong mga katanungan. At to be honest, nagsisimula lang pa din kaming matuto. It is actually everyday learning adventure po. So, sa araw-araw po na hands-on kami, araw-araw din kami natututo based on experience. Yun po, sinimulan na po nilang magbigay po ng
pamumurga sa aming mga inahin. At yun po, sinusupak po ang ibinibigay po namin sa mga inahin. Yun. Napaka-inam po ang mag-alaga po ng hayop. Kasi natututo kang maging patience. At nandun yung perseverance na sinasabi. Nakakatuwa na pagmasdan ito tuwing umaga at makikita mo ang inyong mga alagang napakasigla. At the same time, nakakapagbigay talaga sila ng stress reliever. Kahit wala kang pera sa bulsa, pag nakita mo ang mga ito, jackpot ka na. Ayan po ang aming expansion na silungan ng kanilang sa kanila pag tag-ulan na. Ayan po ang aming medyo maganda-gandang mga breed na nanabili. At talaga naman napakalalaki na sila po. Ayan. Guwapo. At poging-pogi. Sana ganun din yung aming mga bisiro soon. Yan po ang aming inahin. 2 taon na po sa amin yan. 2 beses na rin ng anak. At ngayon po ay buntis po siya. Ng 2 months yata. Hindi pa po masyadong halata po yung tiyan. Pero buntis po siya. Based sa pagkapapo nila. Hopefully na andun nga yung confirmation. We don't know yet, pero umaasa, sana nga tuloy yung kanyang pagbubuntis. Wala po kaming mga machine na or equipment na ginagamit pagka kami po ay nagbibigay po ng mga bakuna. Source of nature. Ayan po. Pag nakakakita po kami, halimbawa, ito po, puno, malaking puno, inaano na lang po namin ang iniipit dyan sa malaking puno. Yan, inihila po siya. At the same time, sa pagbabakuna po, at least, we have to make it sure na safe po yung magbibigay ng bakuna. Kasi anytime po ang baka magwo-wild yan kahit anong amo pa niya pagka siya ay makikitaan ka ng something na very strange na gagawin mo sa kanya, talagang sasaktan ka niya. Kaya napaka-risky ang pagbibigay po ng bakuna sa kagaya namin ng mga small-time farmer dahil kulang pa po kami ng mga equipment, safety procedure na pag-execute na magbigay po ng tamang pamamaraan po. Napakainam po silang pagmasdan. Nakakatuwa po. Kanya-kanyang kulay. May black, may brown, may white. Ang kagandahan sa pagbabaka based sa aming karanasan, napakadali po nilang alagaan. Hindi po masyadong mabigat para sa amin na hindi pa ganun kadalubhasa. At yan, ang mga ito ay napakadaling alagaan. Hindi kagaya ng poultry or mga baboy na kailangan mo talaga ng masusing pag-attention. Pero ang mga baka, pagka binigyan mo lang ng pagkain ng mga yan or ilabas mo sa kanilang koral, kakain na ang mga yan, mabubuhay na. Ayun, tamang pamamaraan lang po at pagsisikap. Importante talaga itong mga ginagawa po namin na routine. Yung pagbabakuna o pagbibigay ng mga vitamins. Dahil hindi lahat ng mga pagkain ay maibibigay po namin. Siyempre, parang tao po yan.
kailangan din ng kompleto ang pagkain para ito ay malusog at hindi po maaantala ang kanilang paglaki or ang kanilang pagkoconceive. At napakainam po na matutunan po ito based on experience na hindi lang po sa Churi, okay? At kami noon, nung nasa overseas pa po kami, nakakahiligan po namin magbasa-basa ng mga vlog. At nanonood po kami ng mga vlog ng mga kilalang vlogger na may farm. Doon kami kumuha din po ng idea. And then, nung nagsimula po kami, namashell po kami sa mga farm, kumuha po ng mga payo, nag-observe from ano ba yung mga karaniwan na ginagawa po nila. Yun, inadapt po namin yung kaya namin i-adapt. Hindi man lahat ay makukuha in one-time session. Sinikap po namin gumalik na maraming beses at nag-observe po. At ayun, awa ng Diyos, yung isa naging dalawa, yung dalawa naging tatlo, hanggang dumadami na sila na kusa, na sila na mismo ay naganganak na. Tapos pagka may magugustuhan yon, binibili din po namin pagka kaya po sa budget. Kaya sa mga aspiring na magbaka, huwag po kayong matakot dahil napakainam po ang pagbabaka. Yun lang, muli po, dapat hindi lang po kayo maging mainipin na bumalik po ang investment dahil talagang matagal po ito. At sa ngayon, hindi pa naman na ibabalik ang aming capital, pero kahit papano po, yung everyday needs po namin na tutustusan, na hindi mo kailangan mangamba anong kakainin mo bukas or ano ang kinabukasan ng iyong mga anak. At least, nandyan lang yung baka pag kailangan. Yun, ibenta. Mas okay na ito kaysa yung ibangko mo. Dahil sa pagbabangko, konting interest. Maliban pa yon, baka mamaya pag nag-withdraw ka, ma-hold up ka pa, wala na. Ang dapat pa pong i-consider sa lalapit po na tag-ulan ay yung kanilang mga pakain. Kailangan po na kapag imbak na po tayo ng sapat po na kakailanganin natin, dahil hindi po kasi natin masasabi yung panahon. May mga time po kasi na sunod-sunod po yung pag-ulan at doon po ay nahihirapan tayong bigyan po sila ng mga pakain. Kaya ngayon po na medyo maaga-aga pa, mag-imbak na po tayo. Yun, at napaka-importante rin po yung malinis na tubig na ipapainom po natin sa kanila. At ayun, nakikita nyo po yung ano po yon, yung isang inahin. At saka yan, pilit niyang tinatadyakan po yung isang baka na maliit na dumidede po sa kanya dahil hindi niya po anak yan. Nakikidede lang po. Yan po ay aking nabili sa isang maginoong magbabaka na maliit. I did not expect na ganyan po siya, pero natutuwa po ako at quality po naman po yung ibinigay. Well, good thing to know na ito ay dumidede sa aking inahin. So, ang ginagawa po namin para po hindi po panghinaan po yung inahin, dahil magiging dalawa na po ang kanyang pinapadede, yung kanyang anak at saka ito na nabili ko na pata-pata pa. Yun, tinututukan po namin ito ng pansin. So, binibigyan po namin ng special na attention para po hindi po bumagsak ang kanyang katawan. Kung napansin nyo, medyo pumayat na siya ng konti. Hindi lang konti, medyo malaki na po yung kanyang ibinawas sa kanyang itsura. Dahil dalawa po ang kanyang pinapadede po ngayon.
yung kanyang anak at yan, yung kanyang inaampon. Pinit po niyang linalayo ang kanyang sarili sa kanyang ampon na dumedede. Pero nakikita ko, no, observe ko, napakatalino yung kanyang inampon at patuloy pa rin ang kanyang pagdede. And yan, nakaka-inspired tignan. At alam ko at panatag ako na ito ay mabubuhay dahil gawa nga po at maliit mang ko siyang nabili ay guwapo naman. Kaya sulit pa rin. At salamat sa isang napakabuting inahin na kayang magpadede kahit hindi niya anak. Ito po yung kagandahan po sa pagbabaka. May mga chance na natututo ka. At yun, namamangha ka na lang, nandyan na yung kasagutan. Huwag lang maging nervyoso at huwag lang din maging masyadong tense pag tayo ay nakaka-experience ng something unusual. Dahil pagka pinangunahan ka ng kaba, talo na kaagad ang nasa isip mo. Kaya pag ganito, positive lang po mga kasama. At patuloy lang ang pananalig na kaya natin lahat. At makakasurvive din po tayo. Maigi na po itong may baka kaysa wala. At maigi na rin may ginagawa kaysa maghintay sa mga tulong. Yun lang po ang aking masasabi. At sa ngayon ay umaasa po ako na inyong susuportahan ng aking channel. At dumami pa po tayong magbabaka dito sa Pilipinas dahil ito ang kailangan ng ating bansa, ang pakikipag-isa na itaguyod ang ating kabuhayan dito sa Pilipinas. Mabuhay ka! Salamat po and God bless us all!